hello travelers! So this is Aiza from Travel With Me Aiza, and today ang pag-uusapan natin sa vlog na to are the top 10 things that you need to do maybe a month or a few weeks before you visit Japan. Ano-ano nga ba yung mga kailangan mong gawin kapag pupunta ka sa Japan, especially ngayon na medyo maganda yung season sa Japan. March and April is cherry blossom season. So as I've said in my previous vlogs, this April, pupunta kami ng Japan ni Gian together with two of our friends. And ngayon pa lang, actually, nagpre-prepare na kami. So, gumawa ko ng listahan kung ano yung mga kailangan nyo. So, number one, lahat ng tao na pupunta sa Japan should have the Visit Japan web na QR code. So, you can just go there, pumunta ka lang, ilagay mo sa Google, Visit Japan web, makakapunta ka dun sa website na yon, and you have to input all your information there. Nandun normally, ang hinihingi is your name mo, yung passport number mo, I think yung visa number mo hinihingi din, of course, all your information. After mong sagutan yung Visit Japan web, normally, magiging color red siya when you answer it, and then kapag na-approve siya, magiging kulay blue. Kapag nasagutan mo na yon, it will generate two QR codes. Yung dalawang QR codes na yon, kailangan ma-save mo siya sa phone mo, screenshot mo siya. Kung kailangan, email mo siya sa sarili mo para hindi siya mawala. Yung dalawang QR codes na yon, those are the two QR codes that you have to show to the immigration when you arrive in Japan para makapasok ka. So, moving on, ano nga ba yung dapat na ilalagay mo sa Visit Japan web? So, first and foremost, hindi ka makakapag-fill out ng Visit Japan web kung wala kang vaccine certificate. So, unang-una, ang pinaka-importante, number two, is that you have to double-check kung yung vaccert.doh.gov.ph mo is meron. No? So, hindi pwedeng ilagay lang natin yung mga certificate natin o yung vaccine card. Hindi po yun pinapayagan no sa Visit Japan web. Ang kailangan natin doon is yung QR code, yung mismong certificate na galing sa vaxcert.ph na website na may QR code. At kailangan po ang ating vaccine is tatlong doses. The first and the second dose to be completely vaccinated, and another booster. Yun po ang nire-require ni Japan. Ni Japan government para po makapasok kayo sa Japan. Now, if you are not vaccinated, pwede rin naman po as long as na magkakaroon kayo ng RT-PCR na test at least 72 hours before your trip. So, doon sa mga non-vaccinated, okay lang, basta dapat mag-RT-PCR kayo. Again, hindi po siya antigen, dapat po RT-PCR. Yung pong result ng inyong RT-PCR, pakiusapan nyo po yung clinic kung pwede po saan na may QR code yung mismong certificate ng RT-PCR nyo. Because yung QR code na yun, yun yung i-upload nyo doon sa Visit Japan web. Okay? So, kung wala naman kayong vax certificate, pwede na rin po yung yellow card, no? Yung yellow vaccine card from Bureau of Quarantine. Now, kung katulad kayo na ako na nagka-problema sa vaccine.ph, ngayon pa lang, kung one month before your flight, ako ang pakikiusap ko is, ayusin nyo na. Kasi katulad ako, actually, apat na doses na ako. But when I download my vaccine certificate dun sa vaxcert.ph, ang naka-login lang dun is dalawa. Pina-edit ko siya, isang buwan, dalawang buwan na, hindi pa rin na-edit for some reason. So, kinailangan ko pang pumunta dun sa LGU kung saan ako nagpa-third booster para lang maayos yung vax cert. So, kung ako, ang suggestion ko, kung hindi, wala pa kayo nung vax cert PH na certificate, please, ayusin nyo na ngayon kasi baka hindi nyo siya ma-edit online and you need to go pa to your LGU. Okay. Number three, syempre, ang pinaka-importante is bring cash or bring yen. Now, I understand that most travelers here like traveling ng may credit card or may ATM. But ako, as we all know, Japan is still a very cash-based society. Hindi pa rin siya talaga cashless. So ako, lagi ko sinasabi, when I travel to Japan, as much as possible, magpapalit ka ng yen. Ako, ang ginagawa ko, normally, kumukuha ko na isang lapad, yung 10,000 yen. Kapag nagpapapalit ako, from time to time, nanghihingi pa rin ako ng 1,000 yen para meron ka agad akong barya, just in case may kailangan akong bilhing maliliit. Diba? At saka,
Note lang din, alam nyo ba na most ATMs in Japan actually close at a certain hour sa gabi. No, hindi siya katulad dito sa Pilipinas na ang ATM natin is 24 hours available. Most daw, so based on my research, most ATMs sa Japan, 10 p.m. or 11 p.m. nagsasara na. So kung darating kayo sa Japan or talagang ng gabi, mabuting meron kayong dalang cash. Next, number 4. You have to call your credit card company. So kahit na sabihin nyo na Visa or MasterCard o kahit Amex yung iyong credit card, and sinasabi nila, ina-advertise nila that it is available to be used anywhere in the world, walang mawawala kung itawag natin sa ating credit card company na tayo ay mag-a-abroad. Huwag nyo pong gayahin yung nangyari sa akin. Back in 2019, I went to Australia. It was a 10-day trip and hindi ko tinawagan yung credit card ko. So on the first day of our Australia trip, trinay kong gamitin yung credit card ko when we dined in for our dinner and na-decline siya. Syempre nakakaya at the same time nakakakaba. Kasi paano kung forever nang kung hindi ko magamit yung credit card ko because na-decline siya. Yung pala, so again, nung tumawag ako sa banko, kaya pala nila dinecline yung transaction because they thought that it was a fraudulent transaction because it was in abroad. Number 5, ito ang pinaka-importante. I'm really an advocate for this. You buy your travel insurance. Again, hindi ko sinasabi to dahil biased ako, dahil I'm in the insurance, I work in the insurance industry. But it really pays to be safe, to have peace of mind, and to buy your life insurance or your travel insurance, no? Iba po ang life insurance sa travel insurance. Ang life insurance nyo, huwag nyo pong isipin, okay lang, may insurance na naman ako, may personal insurance na naman ako. Because that's different. Your travel insurance will give you reimbursement kapag ikaw yung na-hospital doon, nagpa-check up doon. It can also give you money kapag na-delay yung flight mo, nasira yung baggage mo, or nawala yung baggage mo, nasira yung mga laptop mo. Very important yun, napakamura po ng travel insurance for normally nasa mga between 1,000 pesos lang to around 1,500 siguro on for one week tour for Japan. Now, number 6 is of course to download necessary applications. So katulad ako, you have to download Google Maps and Google Translate. Isa yan sa pinaka-importanting applications para sa akin if you're going to Japan. Bakit? Of course, number 1, Google Maps. Because the Google Maps will make sure na you can go from one place to another nang hindi ka naliligaw. Especially in Japan where people don't really know how to speak in English that much. Now, Google Translate naman is also very good so that kapag talagang dumating sa point na nawala ka na, di ba? Nawala ka na't lahat, kahit papano ay meron ka ng pwede mong ilagay dun yung words na gusto mong tanungin. Lalagay mo, where is the train station, and then itatranslate niya para matulungan ka ng mga locals. Okay? Number 7. Ito yung number 1 na pinakagusto ko. And most inexperienced travelers don't know this, but you have to check the weather. Tayo kasi mga Pilipino, sanay tayo na ang weather natin, ganito lang, between 28 to 34 degrees. So kung kahit naka-pants ka or naka-shorts ka, okay lang. But when you're going to a country that has four seasons, such as Japan, na merong spring and merong winter, very important na malaman mo kung ano yung weather sa araw na pupunta ka. Katulad ngayon, actually today ko lang siya chinek. Chinek ko yung weather ngayon sa Japan on the week that we are going there. And nalaman ko na ang coldest temperature sa Japan nung linggo na yon is 9 degrees. Can you imagine kapag nakinig ka lang at alam mo lang na malamig sa Japan, eh nagdala ka lang ng jacket. So, at least kapag malaman mo kung ano yung temperature on the day or in the week na pupunta kayo sa Japan, alam mo kung ano yung mga proper na susuotin mo. So, very important yon. Malalaman nyo din pag nag-check kayo sa AccuWeather kung kailangan nyo magdala ng payong. So, unfortunately, on the week that we're going to Japan, based on AccuWeather.com, nalaman ko na dun sa 8 days namin sa Japan, dalawang araw is uulan. So, maganda rin yon kasi it will prepare me to make sure that on those 2 days na uulan sa Japan, yung sapatos ko is waterproof and at the same time, dapat may daldala akong umbrella sa aking bag. Diba? At saka dapat siguro yung jacket na gagamitin ko is a waterproof jacket. So, next is, this is
ka in line, no, with my number 7 tip. Number 8 is to buy appropriate clothes based on the weather. So, kagaya ko po, ako hindi po ako pumupunta sa mga Japan, sa States, no, sa Europe, nang wala ako nito, heat tech, no? So, heat tech. Itong mga heat tech na to, this can be bought in Uniqlo. Ayan. So, hindi ko alam kung meron pang ibang, kusan pa ibang nakakabili ng heat tech. So, apparently, heat tech is a, it uses Japanese technology na parang it's tela siya na pag binalot sa katawan mo, yung heat ng katawan mo, ini-insulate niya para it creates more heat. Kaya dapat make sure na kapag bibili kayo ng heat tech, nakabalot siya sa katawan mo. Hindi siya pwedeng maluwag. Kasi nga, hindi mag-take effect yung Japanese technology na yon. So, ang maganda dito sa heat tech, sa mga kagaya ko na plus size, it is until 3XL. So, ako naman, sa kahit malaki ako, XL lang naman ang size ko sa heat tech. So, kung medyo mas mataba kayo, no, kung mas malaki kayo, you can buy still double XL and triple XL. Now, if you are gonna buy heat tech from Uniqlo, ang available lang sa Uniqlo stores nationwide is hanggang XL. Pag naman kayo ay medyo nasa more plus size, kung gusto nyo pong mag 2XL at mag 3XL, it's only available online sa Uniqlo app. So, baka kailangan nyong i-download yon kung medyo mas malaki kayo. Next is, number 9 is to buy your shoes as early as now and break it in. So, nangyari na po sa akin to, I had a trip before. Pag nagtitrip ka, gusto mo maganda yung picture mo, magaganda yung OOTD mo. So, bumili ako ng bagong sapatos. So, nakakatawa, kasi yung binili ko yung sapatos na yon, I just bought it maybe 3 days before my flight. Siyempre, nilakad-lakad ko naman siya sa store nung binili ko siya, and it felt comfortable. But nakakatawa, kasi when I started using it in Singapore, after mga walking on that shoe for mga 1 hour, bigla ako nagkapaltos. And that's the worst thing that you can have. Diba? Uncomfortable shoes is one of the worst things that you can have when you are traveling. Because especially in Japan, kasi talagang maglalakad at maglalakad ka. Naalala ko, every time na pupunta ako sa Japan, based on sa aking pedometer, maabot ako ng mga 22,000 steps. So, can you imagine if you are walking 22,000 steps a day, tapos masakit pala yung sapatos mo. And lastly, number 10 is to check your luggage. So, I know, dahil nga nagkaroon ng pandemic, some of us, 3 years nang hindi nakakapag-travel, and it also means that maybe yung ating luggage is baka sira na. Huwag po natin yung gagawin. Again, lahat po itong tinuturo ko ngayon based po sa aking mga bad experiences, no? So, katulad ako, last year I went to Surigao. That was the first travel that I've had after the pandemic. So, 3 years na akong hindi nagta-travel. And habang gamit-gamit ko yung aking luggage, hindi ko alam, biglang nasira yung wheel. So, di ba, that's the worst thing that can happen, na lalo na kung pupunta ka sa Japan, pagbaba mo ng airport, pagalis mo ng airport, maglalakad ka, bubuhatin mo, pupunta ka sa hotel, mag-check-in ka sa hotel, tapos biglang narupok bigla yung wheels ng luggage mo, di ba? So, i-check nyo na ngayon, i-lakad-lakad nyo sa bahay, tingnan nyo kung marupok na yung wheels ng luggage nyo. I-check nyo rin yung locks, baka naman it's not working anymore. I-check nyo yung zipper, baka bumulwak. O i-check nyo yung sides, baka mamaya yung luggage nyo may mga crack na pala. At least if it's if you still have a month or a few weeks before your trip, makakabili ka na. And of course, lastly, meron akong bonus tip. Ang lagi ko sinasabi, before a trip, especially if it's a major trip, going to US, going to Canada, going to Europe, or even as katulad nga nito sa Japan, if ngayon pa lang medyo may nararamdaman ka ng medyo hindi ganun kaganda, pa-check up ka. Now, as I've said, I'm in the life insurance business, and I had a friend before na kunento niya sa akin na
she had a major trip going to Europe. It was a 1 week trip to Europe. And parang a few months before siyang pumunta sa Europe, napapansin niya laging masakit yung ulo niya. So then of course, isa sa mga friendly advice na sinabi ko sa kanya, "Ma'am, you know, kung may nararamdaman ka na kung laging masakit yung ulo mo, napapansin mo lagi kang nahihilo, magpa-check up ka na po dito sa Pilipinas." So she heeded my advice and then nagpa-check up siya. Only to find out na kaya pala masakit ang ulo niya dahil diabetic na pala siya. Diba? Binigyan siya ng metformin ng kanyang doktor and yun na, nagsimula siya uminom ng medication and mula nun nawala yung sakit ng ulo niya. So, diba? Can you imagine if you're on a travel, if you're on a vacation and then sa katigasan ng ulo mo, meron ka na palang nararamdaman, hindi ka nagpa-check up, and then hindi mo na-enjoy yung trip mo dahil lagi masakit yung ulo mo. Or why? Pwede rin kapag let's say ngipin, pwedeng napapansin nyo lagi masakit yung ngipin nyo. Baka before kayo mag-travel, magandang pumunta rin kayo sa dentista. Hindi nyo alam, baka mamaya kailangan nyo palang magpabunot o kailangan nyo na magpapasta. So yon, those are the 10 tips plus 1 sa mga tao na pupunta sa Japan. Wait! May nakalimutan ako. May dalawa pa pala akong tip na kalimutan kong i-discuss. So, Number 12, no? Ang number 12 natin na bonus tip is to plan your itinerary based on the weather. Kagaya nga na sinabi ko, sobrang important sa akin to know the weather of the place that I'm going to. Not just because so that I know the clothes and the shoes that I will wear, but I will also base my itinerary dun sa weather. Katulad ngayon, based sa aking pag-check, yung day 3 and day 4 ng pagpunta namin sa Japan, uulan pala. So, dapat, nakakatawa kasi yung original itinerary ko, saktong-sakto, day 3 and day 4 kami dapat mag-shinsekai at saka magdo-dotonburi. And we all know na yung shinsekai at saka dotonburi, yun yung open air. So, because of that, dun ko papalitan yung aming itinerary. Balak din namin sanang pumunta sa Osaka Aquarium. And ang maganda, ang Osaka Aquarium is indoor. So, sabi ko, instead of ilagay ko sa day 2 yung aming Osaka Aquarium, ilalagay ko na lang siya sa day 3 kung kailan uulan. At least, hindi kami masyadong mababasa. Ganon din sa day 4, maghanap na lang ako ng pwede namin gawin na preferably is indoor para na hindi naman masira yung aming trip. Kaya very important talaga na alam nyo yung weather at magawa nyo yung mga itinerary nyo based on that. Last but not the least is, of course, ang pinakimportante sa lahat. Ngayon pa lang, kung kaya nyo, bumili na kayo ng SIM card na may Wi-Fi. Now, if alam nyo naman, kung malakas kayong gumamit ng Wi-Fi, maybe 1 gigabyte a day might not be enough. Baka maubo siya. So maybe you can buy a 3 gigabyte or 2 gigabyte per day na SIM. Pero kung mahilig lang naman kayong mag-browse ng Facebook or tipong you're just gonna use your internet for mga Google Maps and Google Translate, then maybe a 1 gigabyte can be enough. So meron akong nabilhan from Shopee na SIM card na based on sa reviews, magaganda, I cannot really vouch for it yet. So, papunta pa lang siya. Pwede kasi ganun ang gawin mo. Na dito pa lang, bibili ka na ng SIM card, ilalagay mo na sa phone mo para hindi mo na kailangan bumili ng SIM card sa airport, no? So, I will just link down below kung saan ko siya nabili. I hope this vlog was able to help you. And comment down below kung pupunta kayo sa Japan this year at saan kayo pupunta. Don't forget also to like, subscribe, and hit the bell notification for more travel updates and any other travel videos. Bye-bye and safe travels!